Hello guys, dito po sa video ko ngayon, may pupuntahan tayong isang nanay na may sakit po sa didi. So ngayon po dito, pinuntahan po ako kanina na may pumunta po sa akin. Sinabi na po na tingnan ko daw yung si ate at gusto din daw pong humingi ng tulong. So pinuntahan ko po siya. Guys, sa lahat pong gustong malaman kung anong kalagayan ni ate, antayin nyo po kung tatuusin tong video, panoorin nyo hanggang sa dulo para makita nyo po kung ano po yung sinasabing sakit ni ate. Sige guys. Guys, bago ko patuloy ang aking video, ang aking vlog ngayong araw na to, shoutout po sa lahat ng mga supporters ko, sa mga ng followers ko dyan, shoutout po. Shoutout po kay Sister Mary. Guys, kung gusto nyo magpa-shoutout sa next video ko, comment below ng yung pangalan para next po, ma-shoutout ko kayo. Guys, good morning. What's up? Welcome back to my YouTube channel. Narito po tayo ngayon upang ibahagi sa inyo yung kwento ni ate. Siya po ay isang nanay, may 8 anak, byuda, namatay po yung kanyang asawa 3 years ago. Namatay daw po yung asawa niya is maliit pa yung anak niya na bunso. Ngayon, ang anak niya pong bunso ay mag-aapat na taon pa lang. So, si nanay po, may nanghingi ng tulong sa kalapit nila, sa kakilala niya. Pinuntahan po ako dito kahapon. Sinabi po na tingnan ko, alamin ko po kung may tutulong po ako kahit papano daw. Kasi kailangan po nila yung kahit pambiling gamot. So, pumunta ako dun guys. Tiningnan ko kung kalagayan niya yung ate. Medyo naawa din po ako kasi sobra pong, syempre, bilang isang ina, nakikita mo yung mga anak mo na medyo kinakapo sa pagkain, syempre, lalo na may sakit siya. Kasi hindi naman po talaga totally ganun siya noon. Bali po noon, nagtatrabaho siya, nasusuportahan po nila yung pang-araw-araw. Sa ngayon po, nawala siyang trabaho dahil may sakit nga po siya. May karamdaman siya sa dibdib. Nagkaroon po ng bukol yung dibdib niya. Pumutok na totally po. Pumutok na siya. Kaso, syempre, hindi pa po siya magaling. Kasa kakulang po sa pambiling gamot. Kaya siguro po natatagalan yung paggaling niya. Yun po. Hirap sila sa pamumuhay sa ngayon. Bali, yung bahay po daw nila, 2 buwan na hindi sila naupa kasi wala nga po pang bayad sa upa and may sakit siya. Yung anak niyang panganay, bali doon po sila humihingi ng pagkain nila araw-araw, yung mga pambili ng gamot ni ate. Si ate po, ang anak niya is may anak na din may asawa po. So, ang trabaho po is sa sa bakery. So, 5,000 monthly. Sa ngayon daw po, nagka-utang-utang na sila. Dahil nga po sa karamdaman, sa hirap na ng pinagkakasya na lang nila yung 5,000 sa isang buwan. Siyempre, may mga pangailangan yung asawa, yung anak niya. May kailangan din ng gatas, etc. So, pinagkakasya na lang po nila yung 5,000. So, sabi niya nga po, kapos pa rin. Kahit anong gawin, kahit anong tipid, kapos pa rin yung 5,000. Ano po sila?
Bali, lima silang malalaki at tatlong maliliit. So, walo sila kasi ano na sinusuportahan nung sinusuportahan po nung anak niyang panganay sa 5,000 lang na sahod. So guys, ituloy niyo po yung video ko para malaman niyo kung ano po yung kwento at kung ano po yung kalagayan niya at kung ano po yung sakit niya. Taposin niyo po hanggang dulo ang video ko para malaman niyo po kung paano po at kung ano po yung kalagayan ni ate. Okay guys, tingnan natin si ate. Guys, narito tayo sa bahay ni ate. Pupuntahan po natin si ate. Titingnan po natin kung ano po yung sinasabing tulong ang may bibigay natin sa kanya. Ito po yung labas ng bahay ni ate. Pupuntahan na po natin. Guys, ito po yung kalagayan ni ate. Siya po ay may sakit sa didi. So, ngayon po medyo umu-okay-okay na yung kanyang didi. Kaso po, ang hinihingi po nila yung pang-financial support po. So, dito po yung bahay niya. Ang bahay po niya, nangungupahan sila dito. Maliit lang. Single mom po siya. Ilan po ate ang anak mo? Walo. Walo po yung anak niya. Siya lang po naghahanap po. Sa ngayon po hindi siya makapaghanap buhay dahil may sakit po nga yung kanyang dibdib. Namaga po yung kanyang suso, nagkaroon ng bukol. Kaya po guys, yung kanyang dibdib. Ate, pwede ko pang tingnan yung didi mo. So napakasilan po ng ano niya. Kaya medyo i-ano lang natin. Ito po yung kanyang dibdib. So guys, hinihingi ko lang po yung kaunting tulong financial support po sa kanila kasi wala po siyang trabaho ngayon. Sa ngayon po ang kanilang saan po kayo kumukuha ngayon ng pangkain nyo habang ikay nakahiga po dyan, di pa nakapagtrabaho te? May anak po. Ano pang trabaho ng anak nyo? Sa bakery po. Magkano naman po yung sinasahod? 5,000. So, ilan po kayong bali tungo umaano doon, umaasa sa 5,000 na yun? Lima. Kasama po yung mga anak yung maliliit. So, yun lang po ang tumutulong sa kanila. May asawa na po yung anak nyo? Isa pa lang. May asawa na po yung anak niya. So, may sahod na 5,000 yung monthly. Tapos, siyempre, tinutulungan niya yung magulang niya kasi hindi po nakakapaghanap buhay. Gawa ng may sakit po. Kaya, pinagkakasya na lang po nila yung kinikita ng kanilang, yung kanyang anak. So, dito po sa bahay, nangungupahan kayo. Nangungupahan pa sila. Paano po nyo nababayaran yung upa sa bahay? So, sa ngayon po, 2 buwan siya na hindi nagbayad sa upa dahil nga po sa kalagayan niya, hindi siya makapagtrabaho. Tapos, siyempre, yung 5,000 po, kulang na kulang talaga kung tutuusin. Sa pagkain lang po, bayad kuryente, tubig pa. So, ganito na lang, te. Sa ngayon po, ayan guys, nakita po natin yung kalagayan ni ate. Nahihirapan din po siya. Halos hindi po siya, nakakatayo naman po siya. Kaso masakit daw po talaga yung dibdib niya. Nakita niyo po kung anong klase yung dibdib niya. Yung tumubo po, pumotok na. So kaya ganun, parang umitim yung kanyang didi. So hindi natin alam kung ano po yung sakit niya. So, hindi po siya nakapagpa-check up kasi kapos nga po sila sa financial, sa pera. Kaya, guys, sana naman matulungan nyo ako na makahanap po din na magtutulong kay ate para naman po gumaling yung kanyang karamdaman at kaawawa naman po yung kanyang mga anak. Sa, kasi siya lang po yung inaasahan, yung kapatid niya, yung anak niyang panganay, nagtatrabaho po, kulang pa rin po at may pamilya na din po yun. So, bilang isang magulang, nahabag po talaga ako sa kalagayan niya kasi ramdam ko po kung gaano kahirap sa isang ina
yung makita mo yung mga anak mo nahihirapan, lalong-lalo na sa pagkain. Kaya yun guys, na ano din ako, naisip ko na i-vlog ko na lang para may makakita po sa kalagayan niya at baka po sakaling may makatulong din po. Yun guys, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel. Hit po ang notification bell all para lagi po kayong updated sa aking video. Guys, paki-like po, paki-share po. God bless po.